ano yung takot. Hindi ka tulad dati na parang, ay, ganito, ay, ganito. Yeah, so bali abot sa Dragon War isa sa mga ano din at bill. Yeah, pero sa tingin mo ba ma'am itong bagong administration na pinapangunan ni BBM at Inday Sara, sa tingin mo po ba may kapabilidad ba sila na magawa nila o magampanan no yung mga tungkulin na para sa ating bayan? Siguro naman po kasi parang nasa ano naman yun. Siguro kaya naman nilang gawin. Si Duterte nga kaya sila pa. Dalawa oh. Panik sila. Saka nandiyan naman si Duterte, si ex-president. Para tulungan si Vice. May COVID pa, di ba? Oo. Tapos napagsabay niya itong problema sa Dolomite, no? Pabor ka ba dito ma'am sa ginawa ni Pangulo Duterte? Oo, kasi ano, bukod sa ano siya ng mga tao. Pero di ba nung kasagsagan ng pandemya, meron tayong kasagsagan din ng pagpapangayos. Pero nauna to sa pandemya. Di ba? Pero pinapatigil to, no? Hindi, ibig sabihin na gusto mong ipatigil as in na parang gusto mong sabihin na huwag nang ituloy dahil bakit daw ito ang inuna kaysa yung mga tao dapat daw ayuda. Anong masabi? Ibigay naman yung oo nga po. Tapos nabawal niya pa to. So parang ang gusto mong sabihin siguro ng mga tao lahat na lang ng pagkain ayuda. Hindi, kasi may budget na to, wala pa nga yung pandemic. Yung iba yung isip ng ibang tao. Ah, oo. Iba-iba naman kasi yung isip ng tao. Pero ma'am, kung pinatigil pa to, sa tingin mo, ano bang kalalabas ng tala nito ngayon? Wala. Umbak ng basura. Balik sa dati? Siguro, balik ulit sa dati. Oo. Kasi, nung pinapatigil to, natanggal na yung basura dito kahit papano. Tunilada na tinanggal na basura dito. Tsaka yung mga burak, tinanggal talaga dyan. Kaya nga, di ba ang tagal nito bago matapos? So siguro, baka wala tayo ngayon dito. Oo, saka wala nang punta ng ibang tao. Kasi wala naman masyadong social dito. Huwag yung Samoa. Oh, parang gusto kasi ng ibang mga kababayan natin ay konsentin yung mga tamad. Oo. Yeah. Matanong kita ma'am at ito nga ayuda pinag-uusapan natin. May ideya ka ba about sa 10K? May naalala ka ba yan 10,000 na yan? Nabalitaan ko yun. Di mo nabalitaan? Sino bang nagsabi niya nung bago mag-eleksyon na sinabi niya ng bibigay siya ng 10K? Hindi ko masyado update. Si Kate ano? Siguro, hindi ko na kasi ano eh. Kasi hindi ako masyadong nagkawala sa marami. Pero gusto niya isa batas ha? Ang kailangan ba na isa batas yan? Yung 10K? Oo. Siguro, kasi kailangan ng ibang pamilya. Sa totoo, kailangan naman talaga. Pero, matanong kita abot sa 4-piece. Ang 4-piece ba di, ano, para sa iyo? Anong alam mo sa 4-piece? Sa 4-piece? Sobrang nakakatulong yun. Lalo na sa mga ano, mga batang, mga magulang na walang makuha. Pero ngayon, di ba, ang gulo, dahil maraming, di ba, pili lang yung sinasabi na pili lang daw at mayroong mga may kaya. Oo, sabi, pili na yung palakasan sa barangay, gano'n. Kung sino yung malakas sa kapitan, yun yung sinasabi. Kaya, sabi, pero sa amin naman hindi. Hindi naman gano'n. Kung sino talaga yung karapat dapat na mapili, nilalagay nila sa So, yun yung tinatanong ko po sa inyo kasi kung yung purpose nga ay medyo malait na halaga lang yung kahit papaano. Paano na lang yung 10,000, di ba? Sobrang laking tulong na yun. Di, baka lalong
Di ba yung may mga iba pa nga dyan na pag nagsundo daw sa four piece, may pang pariban, pang suwal, pang inom. Siguro yung iba, mali sa mali nila ginagamit. Yun na nga po eh. Kasi lalo na ngayon, bago ang ating DSW secretary, di ba? Mm-hmm. Si Tulpo, na talagang lilinisin daw. Yung parang di lang tayo sure kung baka magre-reapply yung mga tao o panibagong ano kung para iano talaga kung sila ay karapat dapat pang bigyan talaga ng purpose. Kasi kung maraming na-interview ako about dyan na pero kung sa'yo ma'am, tanongin kita ito, ano bang gusto mo? Trabaho na pang matagalan, livelihood o yung 10,000? Siyempre yung livelihood. Kasi diba pang matagalan mo na yung trabaho kasi yung 10K mapapakinabangan mo yun. Tsaka hindi yung isang buwan lang. Di ba? Oo, isang buwan lang yun. Tapos di mo na alam sa susunod sa meron. Oo. Mas okay na yung livelihood na pumagawa. So, lumalabas na ayaw mo sa 10K. Mas gusto mo yung livelihood na lang ibigay ng gobyerno. Ayan. Kasi yun yung isa sa mga ito nga, gustong ipinupush pa rin nito ni ano kay Tano, no? Na ito daw si 10,000 ay isa batas. Mas okay na yung livelihood kaysa sa pinag-alabot. So ito ba, mabalik tayo kay Pangulong Duterte. Ayan. Kung may gusto kang dahil sabi mo ay pabor ka sa mga ginawa ni Pangulong Duterte sa loob ng kanyang termino, di ba? Kung may gusto kang ipagpatuloy ng itong bagong administrasyon na nagawa ni Pangulong Duterte, ano po ba yun? Yung ano, ipagpatuloy na lang ni Marcos yung mga simulan lang. Yung pagpapagawa ng ano. Di ba binago niya na yung Manila, nilagyan na lang para mapibilis yung ano ng trapiko. Aside sa? Oo. Basta ipagpatuloy niya na lang kung ano yung simulan ng Duterte. Yung ibig yung sabihin mga infrastruktura. Bill. About sa ano, war on drugs. So, yun nga po. At natanong natin yung isa sa ano, itong war on drugs. Dahil isa sa malaking nagbibenepisyo dito yung mga kababayan. Kasi, di ba nung wala pa si Pangulong Duterte, maraming mga nari-rape, di ba? Oo. Mga babae. Tapos nung ano, nawala na. Tapos nawala na rin. Meron to man, pero konti na lang. So, at least ang pinakaano doon ay nabawasan. Tsaka, nakakalabas na tayo ng malaya-alay, di ba? Parang wala na yung takot. Kahit madaling araw, nakakalabas tayo. Hindi ka tulad dati na parang, ay, ganito, Ngayon din. Parang okay naman. Ayan, so bali, abot sa Dragon War, isa sa mga ano din. At bill. Ayan, pero sa tingin mo ba ma'am, itong bagong administrasyon na pinapangulan ni BBM at na Inday Sara, sa tingin mo po ba, may kapabilidad ba sila na magawa nila o magampanan, no? Yung mga tungkulin na para sa ating bayan? Siguro naman po, kasi parang nasa ano naman yun. Siguro, kaya naman nilang gawin. Si Duterte nga, kaya sila pa. Dalawang panig sila. Oo, tsaka, di ba? Tsaka nandiyan naman si Duterte, si ex-president. Para tulungan si Vice. Ayun. Salamat, ma'am. Thank you po.